Magandang araw po sa kanilang lahat. Dito na naman po tayo sa ating live streaming ng Holy Spirit Fijian Church. And binabati ko po yung mga masugid nating taga-subaybay dito, ang mga lahat ng mga sangay ng Fijian Churches dito po sa Manila, sa Cavite, Batangas, Taytay, Tarlac, and Bicol, Samar. Ganon din po sa ating mga kasamahan doon po sa ibang bansa, Abu Dhabi at Sharjah, and ganon din sa Dubai, at ganon din po sa kasamahan natin in Canada, Calgary and Brooks at Winnipeg. Kami po ay natutuwa dahil tayo po ay kaisa, sama-sama. Sa mga panahong ito, kailangan po natin talaga ang kapit-bisig, mga kapatid. Bago natin pasimulan, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagpalang Diyos namin lahat, amin pong dalangin na sa oras na ito kami po ay iyong samahan, patnubayan, gabayan, upang aming maunawaan ang aming pag-uusapan, aming mapapakinggan, at ito'y amin pong madala sa aming mga tahanan at aming maibahagi sa aming mga mahal sa buhay, at ito'y aming mapag-usapan sa ganon, makuha namin ang ganap na tagumpay na nagmumula sa iyo. Pinagpapala po namin lahat ng mga nakikinig, ang mga may sakit, dalangin ko po magtamo ng kagalingan. Ang mga taong madalas nagpipray, gumanda po ang kanilang prayer line. Ganon din po ang mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Anointing mo, Panginoon, ang paghariin mo. Ang aming mga cell group leaders, dalangin namin, equip mo po sila sa kanila pong paghawak ng mga cell groups. At dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang mga tatay, mga nanay, mga anak na nakikinig sa broadcast nito, for your own glory. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang paksa po natin ngayon ay tungkol po sa listening to the voice of God. Pakikinig sa tinig ng Panginoong Diyos. Nagsasalita ba ang Diyos sa mga panahong ito? Ako'y naniniwala, tulad ng sinabi po ng isang pastor, na mismo itong pandemic mismo ng COVID-19, ang Diyos mismo ay nagsasalita na sa atin. At kailangan makuha natin ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. So kailangan pong i-develop natin ang ating pakikinig. Siguro yun ang dahilan kung bakit dalawa ang ating tainga, iisa lang ang ating bibig. Para bigyan natin ng pagkakataon na makinig tayo sa kanyang mga salita, makinig din tayo sa sasabihin sa atin ng ibang tao, makinig din tayo sa mga mensaheng ito, at higit sa lahat, pag tayo po ay nananalangin, ay makinig po tayo sa sinasabi sa atin ng Diyos sa ating buhay. Mayroon pong prophecy si Amos. Sa Amos chapter 8, verse 11, ganito po ang pagkasabi niya. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the word of the Lord. So, ito pong mga panahong ito, para pong natutupad, na ang totoo, wala naman talagang nagugutom sa atin. Sobra-sobra po yung mga pagkain na ating natatanggap, kasi mayaman talaga ang mga Pilipino. At saka salamat dun sa ating mga government officials, lalo na po dito sa amin sa Paranaque. Nako, napakasipag po talaga nung aming mayor, Kuya Edwin Olivares. Siya mismo ang talagang gumagawa at nagdi-deliver sa mga pintuan ng bahay. Ganun po ang kanyang commitment sa lunsod ng Paranaque. At alam ko hindi lang ang Kuya Edwin ang ganun. Sa iba din mga lunsod, ganun din ang ginagawa ng bawat mga lokal na pamahalaan. Mga kapatid, ang sabi ni Amos, darating ang panahon na magkakaroon ng tagutom. Hindi sa pagkain, hindi sa tubig, kundi sa salita ng Panginoon.
lahat ng tao ay magkakaroon ng kauhawan na makinig at makinig sa salita ng Diyos. So, akin po itong nakita sa mga broadcast ko po sa gabi-gabi, ganon din po sa mga naririnig ko sa aking mga kaibigan na sila din po ay tuloy-tuloy nagbo-broadcast na wala pong tigil ang mga tao sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Siguro po ay pinahintulutan nga po ito ng Panginoon para mabigyan pagkakataon yung mga nalamig para uminit, yung mga tumalikod para magbalik loob. Yung mga wala sa Panginoon, maalala nila na kailangan pala talaga nila ang Diyos at yung mga manggagawa naman ng Diyos ay tumayo na upang magpagamit sa Panginoon dahil marami na po ang aanihin, ngunit konti lang talaga ang manggagawa. Kaya sa mga pagkakataong ito, wala na tayong masasabing dahilan kung bakit hindi tayo magpagamit sa Panginoon dahil kahit sa loob lamang ng ating mga tahanan, ay talagang makakapag-broadcast na po tayo. Dahil po sa ngayon po, tuloy po tayo sa ating topic na about hearing the voice of God. I believe that people who are filled by the Holy Spirit have the advantage to know about the voice of God. Okay? About the voice of God. Because I believe that the Holy Spirit is a gift of God to the church, to this present generation. We are now in the generation where the Holy Spirit is working to every churches, to every believer, everywhere in the world. And in the Bible, in John chapter 16, verse 13, it says, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, okay? He will guide you into all truth. During those days, hindi pa bumababa ang outpouring ng Holy Spirit. Pero nung umakyat ang Panginoon sa langit, bumaba na ang outpouring of the Holy Spirit. Matagal na. At ang sabi po ng kanyang ministry, He will guide you into all truth. So, hindi po siya nagsisinungaling at hindi po niya tayo dadayain bagkos kanya po tayong gagabayan. He will guide. And in this passage, it says also that He shall not speak of Himself. So, the Holy Spirit speak, okay? Of himself, but whatsoever he shall hear, shall he speak, and he will show you things to come. So, it is the Holy Spirit that will help us to see the future. It is the Holy Spirit that will guide us and reveal about the future. Ako ay naniniwala na maging sa mga binata at kadalagahan na naririto ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos, malalaman niyo kung sino ang magiging asawa ninyo pagdating ng panahon. Ina, sa palagay mo, alam mo kung sino ang magiging asawa mo pagdating ng panahon? Alam mo ba yon? Alam mo. Okay, ikaw AC, alam mo ba pagdating ng panahon kung sino talaga ang ibibigay sa iyo ng Panginoon? Amen? Okay. Dapat yan. Gandahan yung panalangin ninyo. O ikaw, Timothy, alam mo kung sino ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Pastor ka na. Hallelujah! Yes, yes. Okay. Yan si Rios. Alam mo, Rios, kung sino ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di ba, Rios? Okay, tumabi pong cameraman. Si Patricia. Patricia, alam mo ba kung sino ang ibibigay sa inyo ng Panginoon? Ha? Okay. Kailangan alam mo yan. Okay? So, talagang katulad po ni Kuya Mike, si Master. Andito po si Master, okay? Si Master po ay pakitutok mo nga si Master ng camera, okay? Ayan po si Master, ayan, okay? Ayan po si Master, okay? Ayan po si Master, okay? Mike, okay? Yan po si Master, ika nga ay meron na siya napili. Pero siguro narinig niya ang tinig ng Diyos at sinabi sa kanya, Master, hindi yan. Okay, meron akong inilaan sa iyo. Ayun,
nag-break sila. Kaya lang, dugu-duguan si Master talagang. Dugu-duguan siya. Kasi magpapakasal na sana sila eh. Kaya lang, hindi natuloy at medyo duguan si Master. Ngayon eh, kaampat lang ng mga dugo niyan na talagang nagkabuo-buo doon sa kanyang puso. Okay? At medyo nakarecover na ngayon si Master. Okay? Ngayon, Master, kung ako ikaw, makikinig ka kay Lord. Kailangan makikinig ka kasi yung mga gusto na maganda ang kanilang future, gusto niya maging maayos ang inyong future, ay pakinggan ninyo si Holy Spirit kasi sabi ni Holy Spirit, and He will show you things to come. Ganda po ng ministry ng Holy Spirit. So, hearing ministry is the accurate ministry. Ulitin ko po yun, ano? Hearing ministry is the accurate ministry. Okay? So, we need to improve our hearing ministry and let us ask the Holy Spirit to help us recognizing the voice of the Holy Spirit. Kasi baka yung naririnig natin, hindi pala tinig ng Holy Spirit. Ano, Ate Joy Joy? Tinig pala noong kagustuhan ni Ate Joy Joy, medyo sasablay talaga tayo doon. Kaya kinakailangan si Holy Spirit ay talagang nabibigyan natin puwang sa ating buhay. Okay? So, ito po yun, ano? Listening to the voice of God. Alam ko po na ang Biblia mismo, ang salita ng Diyos, ay ang tinig ng Diyos. Wala pong doubt po doon. Yung mga man of God, ang karamihan po sa kanila ay tinig din po ng Diyos. Naniniwala po ako doon. Although, tao lang yon, maaring magkamali. Okay? Walang ko yan. Pero huwag niyo pong mamarkahan na yan naman ay peki eh. Huwag po. Kasi lahat po tayo nagkakamali. Okay? Lahat po tayo nagkakamali. Ang maganda po ay kung ikaw ay tinawag ng Diyos na isang propeta, pastor, apostol, guro, or evangelista, ikaw po ay mouthpiece ng God. Ikaw po yung daluyan ng kanyang tinig, ng kanyang pagpapala para ang marami ay makakilala sa Panginoon. Ngayon po, ating pong bibigyang highlight ang Holy Spirit. Kasi Holy Spirit fish gin po tayo. Ano? Okay. So, ito po yun ha, Holy Spirit. Okay. Now, una po, I believe that the Holy Spirit speak. Okay? The Holy Spirit speaks. Nagsasalita ang Holy Spirit. At ito'y malinaw, aktibo ang kanyang ministry mula sa aklat ng mga gawa hanggang ngayon ang Holy Spirit ay nagsasalita. At meron pong isang ilang mga insidente sa Biblia na makikita po doon sa Acts chapter 13, verse 2, 4, and 9. Yun po ang bibigyan natin ngayon, the end, tungkol po sa trabaho ng Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. At una po, the Holy Spirit speak in verse 2. Ang sabi sa 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost or Holy Spirit said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So, dito po, nagsalita ang Holy Spirit. Paano kaya siya nagsalita? Sabi, grupo ng mga mananampalataya, na sila po ay nananalangin at nag-ayuno at ang Holy Spirit ay nagsalita. Ako'y naniniwala na hindi mismo ang Holy Spirit na sinasabi Holy Spirit bagkos sa katauhan maaari ng isa sa kanilang mga leader. Maaari yan ay si Peter or maaari yan ay isa sa kanilang mga kasamahan na siyang inudyukan ng banal na Espiritu Santo na sabihin mo ito ang pinasasabi ng banal na Espiritu Santo. So mga kapatid, when the Holy Spirit speak, He knows the right people for the right task. Ang ganda po ng pagkasabi rito dahil ang sabi, separate me, Paul and Barnabas.
sa ministry, maging sa pag-aasawa, maging sa negosyo, kailangan natin ang tinatawag na good chemistry. Good chemistry. Why? Because good chemistry will always result good ministry. Okay? Good ministry. So, mahalaga po sa atin mga leader na tinitingnan niyo po ang inyong mga tao. Kung sino po ang magandang i-partner. Huwag niyo pong partnerin yung laging nag-aaway. Kasi wala pong mararating yun at the same time, masisira pa ang gawain ng Panginoon. Okay? Parang mag-asawa. Eh, bakit mo pa siya papakasalan kung lagi lang naman kayo mag-away, di kayo magkasundo? Eh, mabuti pa niyan. Eh, huwag niyo nang ituloy. Kasi tiyak, maghihiwalay din kayo sa bandang huli. So, kinakailangan, maganda po ang chemistry. Hindi lang yung gusto mo lang yung mukha, katapos na mamachohan ka lang sa kanya, kasi ang galing niya kumanta. Sabi nga sa pag-aasawa raw, pinili yung magaling kumanta. Eh, ang problema, naghiwalay sila at ang dahilan na kala paghihiwalay, dahil sa pagkanta. Dahil laging kumakanta, wala nang panahon sa pagtatrabaho, puro na lang kanta. So, nairita na si babae, naghiwalay na sila. Okay? Ngayon, meron naman, pinili niya macho. Kasi laging nagdi-gym eh, kaya gusto niya machong-macho. Pero naghiwalay sila dahil sa pagpapamacho nitong lalaki. Wala nang panahon, magdi na makapaghugas ng plato, kasi daw baka mapasma, galing sa gym. Ang lalaki na mga binubuhat doon sa gym ng mga bakal, pero pagdating sa bahay, di na makapagbuhat kasi pagod na o naghiwalay sa pagdi-gym, di ba? Marami naman iba eh, talaga naman, pumili ng siksing-siksi pagkaganda-ganda, pinili niya. Pero alam nyo, yung pagiging siksi niya, yun ang nagdahilan sa kanilang paghihiwalay. Bakit? Maraming nagka-interest doon sa siksi niyang asawa. Ayun. Ha? So, ang nangyari ay talagang nag-away na sila, nagkagulo na. Kadahil sa pagiging siksi niya, ayun, naghiwalay siya. Yung mga ganon. Ano dapat gawin? Ito po, huwag po tayo sa human standard. Hindi po dalagi ang nasusunod ikaw. Kasi kadalasan, by nature, ang tao, makasarili. Kung ano yung kanyang gusto na sa tingin niya, mag-i-enjoy siya, okay, ayun agad ang gusto niyang kunin. Pero hindi natin nakikita ang mga susunod na mga kabanata ng buhay. Maganda pa rin na tayo'y marunong makinig sa Holy Spirit kasi siya ang perfect matchmaker. Ang ganda po nitong talatang ito, sabi po niya, separate me Paul and Barnabas. Okay. Bakit po? Si Paul, vulnerable siya. Bold. Ha? Kaliligtas lang eh. Puspos ng Espiritu Santo. Talagang ika nga ay matapang sa gawain. Kaya lang, hindi good ang kanyang record. Good lang ang record niya kay Lord kasi nagsisi siya. Kaya lang, ang alam ng maraming mga tao, siya yung persecutor ng mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Kristiyano at isa siya sa nagpapatay kay Stephen. Pinabato niya ang isang diakono sa Bagong Tipan na napakasipag sa gawain ng Panginoon. Pinabato niya hanggang mamatay. At siya mismo ang promotor dito. So namarkahan siya ng maraming mga Kristiyano na doon sa mga iba na hindi pa nauunawaan, naiintindihan ang totoong nangyari kay Paul, negative ka agad pagdating kay Paul. Eh gusto ni Paul mag-serve sa Panginoon. Pero maganda, ang ginawa ng Holy Spirit, ang ipinartner sa kanya, si Barnabas. Bakit sino si Barnabas? Si Barnabas ay parang philanthropist po yun eh. Talagang sagana sa kawang gawa. Taong matulungin. Puno ng kababaang loob at puspos ng awa. Kilala sa buong angkan, buong community ng mga Kristiyano. Pag sinabi mo si Barnabas, ang ibig sabihin, mabuting tao yan. Kaya di na nila pinag-iisipan pa pag si Barnabas ay okay na. At ang ginawa po ng Holy Spirit, pinartner niya si Barnabas at saka si Pablo. So, ang ganda po ng tandem nila. Isang matapang mangaral at isa naman matulungin. So, nagsama ngayon yung spiritual at material. Alam nyo, pagka ang Holy Spirit nagsalita, grabe po ang dating. Kaya nga,
po sa mga pagkakataong ito, I really encourage each one of you na magkaroon kayo ng panahon to listen to the voice of the Holy Spirit. Maaring nakikinig kayo ngayon, may mga decision kayo na gusto nyong gawin. Huwag kayo basta-basta magde-decision. Walang confirmation sa inyong leader, sa Word of God, sa inyong prayer. Lagi nyo ipapakonfirm ito. Kasi, alam nyo, may mga bagay na sa umpisa parang hindi mo nagugustuhan, pero pag kayo'y galing sa Diyos, pananabikan mo at mamahalin mo pagdating ng panahon. Bakit? Kasi si Lord mismo ang nagbigay sa'yo sa Kanya bilang kapartner mo po. Okay? So, good, perfect ang kailang combination. So, I am really convinced that in the ministry, good chemistry will result good ministry. Maganda po yun. Okay? Maganda po yun. Okay? So, I hope nakuha ninyo. Pangalawa pong nakita ko po dito is the Holy Ghost sent. Ang Holy Spirit ay nagpapadala. Okay? Nagpapadala. Okay? Kapag ang Holy Spirit ay nagpadala, kaiba po yun sa pagpapadala ng mga organisasyon. May mga mission organization na nagpapadala sila ng mga manggagawa, complete package. Mayroon ng suporta, mayroon ng gasoline expenses, mayroon ng apartment expenses, mayroon na food expenses. Talagang saganang sagana ka. Pero pag ang Holy Spirit ang nagpadala, eh sabi nga ni Kristo eh, huwag kang magdala ng anumang bagay dahil ang manggagawa ay karapat dapat sa ubasan ng Panginoon. Tulad namin noong araw, nasanay po kami na talagang sumunod lang sa Holy Spirit. Lalo na po yung aming leader, nako, napaka-spirit-filled. Pag narinig niya na mayroon open doors, sugod mga kapatid, kahit wala po kaming pera. Pero alam niyo po, midalas nag-aaway-aaway, pero at the end, kami din ay nagre-rejoice dahil maganda po ang ginagawa ng Panginoon sa aming pong pagsunod. Pero ito po, alam niyo po, pagka ang Holy Spirit nangusap sa iyo na ikaw ay isusugo niya, laging malinaw ang direksyon. Laging malinaw ang direksyon. Yun po ang gusto ko po. Kaya nga sabi nga ni Kristo eh, I am the way, the truth, and the life. Okay? Si Kristo talaga at ang Holy Spirit ay magkakutsaba lagi yan. Okay? At ang Word of God. Hindi po talaga tayo ipapahamak kapag atin po silang pinakinggan. Kaya po in verse 4, ang sabi po dito sa verse 4, so they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. So, makita po natin, may direction po sila. Okay, so, ang nakita ko pong lesson dito, when the Holy Spirit send us, He will guide us to a right direction. Laging tama ang kanyang mga direction na ibinibigay lagi sa atin. Alam niyo, naalala ko po ano, 2 years mahigit na wala tayong lugar dito sa Paranaque Fish Gen na pinagdadausan. Meron tayo noon 1 million na pera pampatayo sana sa ating simbahan, pero ginamit natin, kinapital natin doon sa Coliseum. At tuwing nagpe-fellowship tayo, gumagasto tayo ng mga around 60 to 80,000 per use sa Coliseum. Eh, wala pa hong 6 na buwan o parang 8 buwan yata yon. Eh, ubos yung pera natin. Nung maubos na, wala na tayong pera, siyempre, hindi makakapunta roon. Nag-pray na tayo. Dumating po tayo sa punto na kung saan-saan tayo covered court, nagpe-fellowship, saan-saan tayo covered court. At minsan, pagka gagamitin nila, aalis tayo. Minsan, may kasabayan tayo, ay talagang nagmamadali, bitin tayo, walang lugar.
But God instructed me to start this building, ating simbahan. At kahit walang pera, nakinig lang ako sa Panginoon na pasimulan natin to. At nakita natin na bawat isa ay very much willing na talagang tumulong kahit garahi lang muna ang ating mapagdausan basta't meron tayong masasabing sariling atin dahil meron naman tayong lupa. No, meron naman tayong lupa. So, trinabaho po yun. Di ko po mapaniwalaan kung paano ang Diyos kumilos sa iba't ibang kapamaraanan sa mga taong nagbigay, nagdonate, sumuporta dito po sa phase 1 na ito. Kasi ito po'y abot ng mga phase 6 yata na ating paggawa nitong ating simbahan dahil we are now building a fourth story church na ang capacity ay 1,000 seating capacity. Okay? At ito pong natapos natin, phase 1 pa lang. Ha? Phase 1 pa lang, kalahati pa lang ng lupa, nalagyan na po natin ng ating garahe na siyang kinonvert natin ng ating sanctuary. At alam niyo po mga kapatid, okay, Ruel, pakita mo yung paligid na ito, okay? Yan po ang ating ginagamit. Ano? Ayan po siya. At alam niyo po mga kapatid, nag-target date po kami ng February, last week yata ng February or second week ng February, February 8, ay mag-start na tayo dito by faith. Lilipat na po tayo dito by faith. Okay? Dahil mas maganda na yung sarili na natin. So everybody is happy. Lahat ay masaya. Lahat nagtulong-tulong. At ito po yung garahe pa lang po ito sa ating main sanctuary. At mayroon pa tayo kabila doon kung saan naroon ang opisina at naroon din po ang ating Sunday school sa mga bata. At alam niyo po, pagdating po ng March 8, March 16, nag-lockdown. So, naisip po, God, kung kami ay hindi nakinig sa tinig ng Holy Spirit sa kanyang direksyon, ano ang magiging kalagayan namin ngayon? Andoon kami nag-iipon-ipon sa mga covered court. Paano kami makakapagkaroon ng mga itong gathering? Baka sa bahay lang. Sa bahay lang kami, okay? Dahil hindi po pwede na gawin namin dito ang magre-record. But alam nyo, napaka mabiyaya, napaka yaman ng Panginoon kapag po siya po ay atin lamang pinakinggan. So, ito pong mensahe ay nagsasabi po sa atin mga kapatid na pakinggan natin ang sinasabi ng Holy Spirit. Andyan tayo sa ating mga tahanan. Hindi po pwede na wala siyang direksyon na ibibigay sa atin. Dahil naniniwala po ako, ayon po sa Acts chapter 1, verse 8. Sa Acts chapter 1, verse 8, ang sabi po ay, pag dumating daw po ang banal na Espiritu Santo, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan para maging patutuo. Una, sa Jerusalem. So ang ibig sabihin, lahat tayong mga nanampalataya, nais ng Holy Spirit na maging mabisa, matibay na patutuo sa loob mismo ng ating pamilya. So, kailangan po tayo talaga mag-improve sa loob ng ating pamilya, mag-grow kung kayo po ay mananampalataya na parihas, dapat kayo lumago, lumalim sa pananampalataya. Ngunit kung kayo naman ay hindi pa lahat mananampalataya, dapat gumawa tayo ng paraan na magkaroon tayo ng mga pagtitipon sa loob ng ating tahanan upang atin din po sila madala sa paanan ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit po? Kasi ang Holy Spirit patuloy pong nag-guide sa bawat isa sa atin. Siguro po ang iba sa inyo ay nagpe-pray na nabigyan kayo ng Lord ng magandang bahay. Ang ilan sa inyo siguro nagsisiksikan kayo sa maliit na kwarto. Okay? At may mga trabaho naman ang mga anak. Alam nyo, kailangan kayo ma-empower ng presence ng Holy Spirit hanggang sa magkaroon tayo ng spiritual breakthrough sa buhay nito. Pag dumating po ang spiritual breakthrough, alam nyo po ang mangyayari?
Wow, God, makikita ninyo po yun. Lilipat kayo sa isang mas maayos na tirahan at magugulat kayo sa mga kapangyarihan na gumalaw sa mga buhay ng bawat isa sa inyo na hindi nyo kayang pigilan. At ito'y laging magre-resulta ng himala mula sa ating Panginoon Diyos. Okay? At ang pangatlo po, about listening to the voice of God, ang pangatlo po is, the Holy Spirit filled His people. Filled His people. Why? The Holy Spirit wants to be filled us with your power, with His power. Number one that I've seen, if we are filled by the Holy Spirit, we have the so-called focus in life. Yung focus ay napakahalaga po. Nais po ng Diyos na bawat isa sa atin magkaroon ng focus. Okay? Focus. So, yung pong mga filled ng Holy Spirit, meron po silang focus sa kanilang mga buhay. Kung atin pong babasahin dito po sa verse 9, okay? Acts 13:9, ang sabi, then Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. Nakapix ang kanyang mata sa kanya. Church, ang tao po na nakatingin, nakapokus sa ating Panginoong Jesucristo, yan po yung mga taong ang faith nag-i-increase. Kaya nga po ang sabi sa Hebrews, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Madalas nating naririnig sa mga mangangaral na nagsasabing yung atin daw spiritual currency ay walang iba kundi ang ating faith. Yung ating spiritual strength walang iba kundi yung ating faith. Yung ating spiritual weapon, not only the Word of God, bagkos yung ating faith. Mahalaga ang ating faith kasi ang ating faith, ito po'y makapangyarihan. And without faith, it is impossible to please God. When we fix our eyes on Jesus, ang number one dyan na nadidevelop ay ang ating pananampalataya. Narinig ko po minsan, nung ako'y bata pa lamang pastor, sabi po ng isang nanay, alam mo, Brother Bien, na-discovery ko po na pagka ang tao nakatingin kay Jesus, nakakalimutan niya ang kanyang sarili. At ang kanyang nakikita ay yung lakas ni Jesus na sa kanya na. Nakikita niya yung kapangyarihang gumawa ni Jesus na sa kanya na. Nakikita niya ang abilidad ni Jesus na sa kanya na. Kapag ang tao ay laging nakatingin kay Jesus, ang kanyang mahinang pagkatao ay unti-unting nawawala at ang kanyang nararamdaman sa sarili niya ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. Sa mga panahong ito na nagbabadya ang takot, may nagsasabi na ito daw pong COVID, pagka ibinaba na, nilift na ang suspension, mas delikado pa. Kasi yung second wave, mas marami po ang namamatay doon. Kaya careful tayo. Wala pong pagkakaiba sa pag-akyat ng bundok. Na madalas, ang maraming namamatay, hindi yung paakyat, kundi yung nakaakyat na po, yung pagbaba. Doon po ang maraming nahuhulog sa bundok, namamatay sa pababa na. So kinakailangan duble ang pag-iingat po natin. Marami pong Kristiyano hindi nagle-level up ang kanilang pag-grow. Duwag pa rin hanggang ngayon. Bakit? Kasi nga
kung sino-sino ang nakikita eh. Dapat talaga focus tayo kay Kristo. When we focus our eyes on Jesus, we can walk on the water. Peter, nakita niya si Kristo naglalakad sa tubig. Ang sabi ng kanyang kasamahan, multo. Pero ang sabi po ni Pedro, ikaw yun, Panginoon. Pwede ba ako makarian sa inyo? Ayan, sabi ni Kristo, parinig ka. At lumakad siya sa tubig. Why? Nakatingin siya eh. Mismo kay Kristo eh. So, makakalakad tayo sa pananampalataya. Hindi tayo pagkukulangin. Yung mga pumapasok sa kaisipan natin na parang nakakatakot ay unti-unting lalaho yan. Maglalaho. Yun ang tingin natin ay multo. Pag tayo'y nanampalataya, di na pala siya multo kung di siya pala si Kristo. Kala natin, multo si Kristo. Siya pala yung pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. The way I look at it, sa akin po, ano eh, blessing din po itong pandemic na ito eh. Nag-level up kami lahat. At mahirap po ang buhay na puro kayo manggagawa ng Panginoon. Ako, si Sister Winnie, apat na lang kami sa bahay, si Timo, si Joseph. Madalas hindi na kami nagkikita-kita sa loob ng bahay. Si Timo, abala dito sa pagpapastor. Ako naman, laging nasa labas. Okay? Si Mama naman, nasa client. Si Joseph naman, paminsan-minsan, ay nasa Tracy Martires. At siya ay may ino-audit daw doon. So, at ang mga kuya naman ay may kanya-kanya na silang mga bahay. Okay? So, hindi na kami halos nagkikita-kita. Nagkikita na lang kami pag may mga okasyon. Nagkaroon ng lockdown. Praise God! Ayun, sama-sama kami. Maraming na-improve sa amin. Nagkaroon kami ng totoong kapahingahan. Nakita ko si Pastor Tim, alas 9, natutulog na. Dati, pag natulog yan, alas 2 ng madaling araw. Kaya, blessing itong pandemic na ito para sa amin. And natuto kaming mag-usap-usap. No choice. Eh, wala nang ibang tao kundi kayo. Hanggat sa ngayon, may mga natatanaw kaming mga panibagong strategy sa ministry na mayroon kaming panibagong kalakasan. As if we will start a new beginning. At ito pong ginagawa natin, na-discovery natin, isipin niyo po mga kapatid, dati, nagbo-broadcast po ako sa radyo. 3,000 ang ibinabayad ko sa broadcast. Ha? Bawat broadcast, 5 minutes lang ako nagbo-broadcast. DWAD. Doon pa sa Mandaluyong. 3 sakayan, minsan 4 na sakayan pa, wala akong sasakyan noong araw. Hanggang sa nagkasakit po ako roon. Di ko nga po alam kung may nakikinig sa akin pag ako'y nagbo-broadcast. Pero nung dumating itong COVID-19, araw-araw po nagbo-broadcast ako. Nakikita ko pa kung sino ang nakikinig sa akin. Tumatawag pa sa akin. Nababasa ko po. Andadyan po habang kami nagla-live screening. At nakikita ko po na magandang nangyari, libre pa. So, iba po ang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Ang aking pong suggestion sa bawat isa sa atin, nais niyo po na ang buhay ninyo ay totoong sharp o matalas ang ating pakikinig sa tinig ng Banal na Espiritu Santo. Ang akin po, mapuspos tayo ng Banal na Espiritu Santo. Mapild tayo ng Banal na Espiritu Santo. Mag-worship ulit tayo. Hayaan natin makawala tayo sa pagsamba sa Panginoon, lalo na sa mga pagkakataong ito. At ako'y naniniwala, pwede nating gawin ito. Okay, pwede nating gawin ito na tayo po ay sama-samang sumamba sa Panginoon. Pero bago po nating gawin yon,
ay hinihiling ko po na tayo po ay manalangin. Sa mga first time lamang na nakaparinig ng salitang ito, you need the Lord Jesus Christ. Sundin niyo ang panalangin ito. Ito po ay blessing para sa inyo. Ang sabi sa Biblia, sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ulitin niyo po ang panalangin ito na akin pong sasambitin niyon. Paniwalaan niyo, may mabuting bagay na ipagkakaloob sa inyo ang Panginoon. Ito po ang panalangin. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang at kasalanan na nagawa ko para sa iyo. Inaanyayahan kita, pumasok ka, maghari ka sa aking puso at buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kung tao sa puso, sumunod kayo sa panalangin, makakaasa kayong nagsimula na ang Panginoon na maghari sa buhay nyo. Pahintulutan nyo siyang maghari ng lubusan. Maghanap kayo ng mga kaibigan yung mananampalataya, magpaalaga kayo doon. Dumalo kayo sa mga small group, cell group, dumalo kayo, lalago kayo roon. At lagi po kayo makikinig sa ating pong gagawin. Ngayon po, ipagpipray ko po ang bawat isa sa atin na maging sensitive tayo sa pakikinig sa tinig ng Holy Spirit. Tandaan po natin, ang Holy Spirit, hindi po siya nagsisinungaling. At hindi po siya nagkakamali. At siya po ay nag-guide, nagdadala sa atin sa mga tamang landas. Pahintulutan po natin magministeryo siya sa ating buhay. Pagpipray ko po na magkaroon tayo ng hearing ear ngayong araw na ito. Okay? So, siguro sa mga nakikiisa sa panalangin, ilagay niyo po ang inyong dalawang kamay sa inyong tainga. Okay? Daliri sa inyong tainga. Parang ganito po, oh, ilagay niyo po ganyan. Ganyan po ano, ilagay po. At atin po ipag-pray ang inyong tainga na buksan ng Panginoon. Sa ganon, mapakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Okay? Sige po. Ilagay niyo na po sa inyong tainga ang inyong mga kamay. Dalawa po, okay? O Diyos, dinadalangin ko po na buksan mo ang aming spiritual ear sa pangalan ni Jesus. Nais namin mapakinggan ang tinig mo. Maaari sa pamamagitan ng mga salita mo, mangusap ka sa amin, sa pamamagitan ng aming pananalangin, sa pamamagitan ng mga awiting makalangit, o sa pamamagitan ng mensahe ng mga pastor na aming pinakikinggan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, sinasawata, sinisira ang lahat ng mga halaga sa gabal, ang lahat ng mga takip sa aming spiritual na tainga na humahadlag sa pagkikinig sa spiritual na bagay. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ngayon, spiritual ear, mabuhay ka. Ma-restore ka. Gumaling ka at maging sensitive ka sa tinig ng aming Panginoon Diyos, lalo na sa tinig ng banal na Espiritu Santo. Salamat Panginoon na ngayong umaga, tinuruan mo kami kung paano ang maging sensitive sa pakikinig sa tinig mo. I bless all the listeners. Cover them with your precious blood na wag po itong madadaya ninuman sa halip aming pong matatanggap ang biyaya ng nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Ito po si Bishop Bien na nagsasabing pagpalain tayo ng Panginoon, at naniniwala ako na sa linggong ito,
bukas na ang iyong mga tainga para malaman ninyo ang tinig ng Diyos at hindi tinig ng Diyos. Madali lang naman po yan. Pag nag-aalinlangan kayo, eh tanungin nyo, Lord Jesus, ikaw ba ito? At kapag ka Diyos ang nagsalita sa inyo, may kapayapaan po yan, may kapayapaan. At confirm yan sa Word of God. At pag Diyos ang nagsalita sa inyo, di po basta-basta naaalis. Andyan po yan. Andyan po yan. Okay? Lagi nyo pong maalala kasi nga po Diyos ang nagsalita. Pero pagka hindi po Diyos, ang mararamdaman nyo po, takot at pag-aalinlangan. Pag may takot na po at pag-aalinlangan, ay i-rebuke na po sa pangalan ni Jesus. Okay? God bless you. Amen.